ang pagpapakalat ng kaalaman tungkol sa kalikasan at pangangalaga sa mga kabundukan. Ito ang goal ng award-winning international photographer at mountaineer na si Gab Mejia. At ang batang Eco Warrior na kasama natin ngayon ay isa ring member ng National Youth Council ng World Wildlife Fund Philippines. Gab, welcome to Amazer. Welcome, Dingdong. Yung passion mo sa pag-akit ng bundok, paano ba nagsimula? Well, nagsimula siya nung 13 years old pa ako. So, mahilig talaga ako makiat ng bundok dahil sa dad ko. So, dinadala ako sa Makiling, sa Porto Kinabalu. Tapos, ever since nun, parang nakita ko yung sobrang ganda ng mundo. Tapos, parang sabi ko, pag turn ko ng 18, gagawa ko ng parang para makatravel ng world. Tapos, hindi ko ma-imagine na nangyari na pala to. Super na, na-inspire lang ako. Ang daming pwede puntahan sa Pilipinas ng mga bundok. Anong pinaka-paborito mo? Anong pinaka-maganda na puntahan mo na? Sa akin, yung Babuyan Islands talaga, yung Volcano Island. Isa siya sa pinaka-life-changing experience kasi nagbabangka talaga kami, parang 6 to 8 hours. Tapos, aakyat ng volcano para ma-document yung untouched and pristine rainforests. Yung mga puno, sobrang tataas. Tapos, yung mga animals, may mga snakes, may mga flying lizards, tapos may mga iba't ibang uri ng ibon. Tapos parang dun talaga, wow, dito ko nakita yung kagandahan talaga ng Pilipinas. Anong pinaka-challenging, pinaka-malupit, pinaka-mahirap na napicture mo ayaw? I think yung sa Mindanao hornbill. Mm-hmm. Kasi tagal namin talaga naghintay sa kagubatan, sa wetlands at swamp. Gano'ng katagal yun? Parang 5 days para lang makakuha ng isang shot. Nakaabang lang kayo ng 5 days? Hinahanap na namin, tsaka ina-explore din namin yung swamp. So, after nun, parang 5 seconds lang siya lumabas, nagpakita sa branch, lumipad lang siya. Tapos, lahat shoot talaga. Nakuha na? Oo, tapos nakuha. Tapos sobrang happy ko kasi isang endemic creature siya, isang endemic bird. So, dun lang talaga sa Mindanao siya makikita. Noong December 2017, narating ni Gab ang southernmost o pinakadulong timog na bahagi ng planeta, ang Ushuaia sa Patagonia, isang rehiyon sa Argentina. Doon na sila nagpalipas ng Pasko. Parang nasa ibang planeta ka na. As in, blue yung mga glaciers. Tapos, sobrang lawak ng mga glaciers. Mga mountains, parang mga shark tooth summits na tinatawag. Tapos, yung mga hayop, ibang-iba rin. Meron din yung mga lakes, nag-iibang kulay. May green, may blue. Tapos, pag sunrise, nagiging red talaga yung buong Andes Mountain. Samantala, kung hindi umaakit ng bundok, aktibo naman si Gab bilang National Youth Council member ng World Wildlife Fund. Isa sa mga advocacies niya ay mapangalagaan ang natitirang mga tamaraw sa Mindoro. Tamaraw? Tamaraw. Naka-encounter ka na? Oo, sa Mount Iglitbako sa Mindoro. Ano ang pangalan niya? Si Kali. Si Kali, di ba? Si Kali yung parang isang tamaraw na nabuhay sa captive breeding ng program. Pero ngayon, meron na lang mga 400 to 500 tamaraw sa mismo sa Mindoro lang makikita. At saka, isang kakaiba talaga siyang hayop kasi makikita mo yung diferensya niya sa ordinaryong carabao na yung sungay niya, pa-V, pa-letter V, tsaka mas maliit at mas mabilis siya. Noong 2017, sa edad na 20, tinanghal na grand winner sa Global Wetlands Youth Photo Contest ng National Geographic si Gab. Gusto mong explore ng kalikasan, lalo na yung kabataan, anong mensaheng gusto mong sabihin sa kanila? I think, keep exploring talaga and have the passion to protect nature and conserve nature. Kasi tayo na nga talaga yung magli-lead ng next generation in the future. And we have all the skills, the potential, kahit sa photography, kahit sa anumang talent yan, pwede mo siya magamit for your own advocacy to really solve issues around the world. You take amazing photos, Gab, at para sa amin dito sa Amazing Earth, isa kang Amazing Earth hero. Thank you for being with us. Thank you, Dong. Thanks, Gab.